Magsitayo ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sinumang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong aming nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang Pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Judas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya
at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithii, Panginooy, makapiling. Ang tanging aking mithii, Panginooy, makapiling. Tanglaw ko ay ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithii, Panginooy, makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa buon hiniling. Ang ako ay lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithii, Panginooy, makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo ay magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithii, Panginooy, makapiling. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, alleluia, alleluia. So
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito upang subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit, gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupoy ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo sa lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po ang bawat isa ng isang Happy Easter. Minamahal kong mga kapatid, marahil nakakapanatag ng puso at ng buong karanasan bilang tao na malaman ang isang kasama o ang isang tao na ating tinitingala ay nagpapahayag ng kanyang pakialam at pananagutan sa atin. Salamat po sa mga magulang na gumigising ng maaga para ipaghanda ang inyong mga mister at ang inyong mga anak kapag sila ay papasok sa paaralan o papasok sa kani-kanilang mga trabaho. Salamat po sa mga sakripisyo ng mga kababayan nating kinakailangan pang mangibang bansa para ipagpatuloy ang pag-aalaga at pagkayod para sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat sa mga taong nagbabantay sa ating paligid kapag tayo ay nasa mga alanganin o mga hindi inaasahang pagkakataon. Salamat sa mga taong madaling lapitan kung ang buhay ay madami ng ibinibigay na lungkot
at pasakit. Salamat sa mga taong may pakialam at pananagutan. Salamat dahil may mga tao pa palang may pakialam at pananagutan. Ang mga pagbasa po natin sa araw na ito ay tumatampok sa mga taong matindi ang kanilang pakialam at pananagutan. Si Gamaliel sa ating unang pagbasa at si Jesus at ang kanyang mga alagad sa ating mabuting balita. Kung hindi dahil sa pananagutan at pakialam, marahil nalagay sa mas alanganing posisyon ang mga apostoles sa kanilang pagpapahayag patungkol kay Kristo. Kung hindi dahil sa pananagutan at pakikialam, marahil si Jesus ay tumalikod na sa mga taong sumunod sa kanya sa burol na iyon at hindi niya ibinigay ang dapat sa kanila o nanatili na lamang silang gutom at pinahayag na niya na wala muna akong pakialam sa inyo, aalalahanin ko muna ang sarili ko. Bagkos ang namayani kay Jesus at sa kanyang mga alagad, pakialam at pananagutan. Mga kapatid, magandang suriin po natin ang bawat isa. Totoo na ang panahon ng Kwaresma ay panahon kung saan pinalalim natin ang ating pananagutan at ang ating pakikialam sa bawat isa sa ating pananalangin, sa ating pag-aayuno at sa ating pagbabahagi. Pero diwa din naman ng lahat, tayong lahat na nagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay ang patuloy na pamumuhay ng may pakialam at pananagutan. Buhay na buhay ang tao kapag may pananagutan at pakialam. Patay ang tao o pinapatay niya ang kanyang sarili kapag siya ay kumalimot sa kanyang tunay na pananagutan at sa kanyang tunay na pakialam sa bawat isa. Kung walang pakialam at pananagutan, marahil po si Gamaliel ay ginatungan na lamang ang hatol sa mga alagad na ito. Kung si Jesus walang pakialam at pananagutan, hinayaan na lang niyang gutom ang mga taong ito, marahil hinayaan na niyang mamatay sa gutom at pagkawala ang mga taong ito. Pero hindi ganun ang nangyari. Ang mga taong walang pakialam o pananagutan o mas masahol pa, ang mga taong kinalimutan ng mamuhay ng may pananagutan at pakialam ay hindi na kayang ipaglaban o alagaan ang mga taong nasa paligid niya o mas masahol sa gitna ng isang krisis na hinaharap, nawawala, nagpapabaya, tumatalikod, at hindi na nagmamahal. Ang Diyos po sa bawat punto ng ating buhay, malakas pa rin lagi ang pakialam at pananagutan sa atin. Mahiya na tayo kung sa gitna ng krisis at kahirapan, wala o patay ang pananagutan at pakialam sa atin. Sa Diyos, buhay na buhay ang mga ito. Hari nawa, sa bawat isa sa atin, buhay ang pananagutan at pakialam. Isang magandang karanasan nawa ito sa atin ngayong nagdiriwang po tayo ng panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Na kahit maligaya o kahit masasaya na ang mga araw natin, hindi tayo makalimot sa bawat isa. Hindi tayo magpabaya. Hindi tayo tumalikod sa bawat isa. Dahil ang deboto at ang taong nabubuhay sa diwa ng pagkabuhay, may pakialam at may pananagutan. Magsitayo ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkakaloob niya sa atin. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Sa katahimikan ng ating mga puso't isipan, ating itaas sa Diyos ang ating mga panalangin, ang lahat ng mga panalangin na inialay sa misang ito, ang mga panalangin ng mga kapatid nating nakikiisa sa ating mga online streaming, at ang panalangin natin sa bawat isa at sa mga mahal natin sa buhay. Para sa mga ito, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw. Ang iyong anak na nabubuhay at naghaharing magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa amin.
pagpapala na amin. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaasan. O sana, sana sa kaitaasan. Pinaghala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sana sa kaitaasan. O sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabayak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kristo'y inihain na, Pamasko, maamong tupa, magsalo tayong masaya. Sa tinapay na pamista, bago't wagas, alleluia. Purihin ang Panginoon. Sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Kristo'y inihain na, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya. Sa tinapay na pamista,
pagkot wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, bayaang sabit kanilang ihayag pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na Pamasko, maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bagot wagas, alleluia. Patuloy na pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Thank you.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati